Shout out tayo mga idol sa ating mga member. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga channel. Sa mga nagtatanong sa aking FB mga idol, i-search nyo lang ang Piroy Mark. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Sa bundok ng Puloyutan, mayroong dalawang pamilya ang natatanging nakatira sa bundok na iyon. Kinatatakutan kasi ang lugar na ito dahil sa dami ng mga naninirahan na iba't ibang uri ng mga engkanto at lamang lupa. Bukod pa sa mga ito, tirahan din ito ng isang grupo o kulto na tinatawag na Yurok. Ang grupo ang responsable sa mga naiulat na pagkawala ng mga taong pumunta sa bundok na ito at doon sa mga hikers, pati na sa mga naliligaw. Isang grupo ng kanibalismo. Naniniwala kasi ang mga ito na ang pagkain ng laman ng tao ay makapagbigay sa kanila ng walang katapusan na buhay. Sa kabilang banda naman ng bundok, malapit sa patag, nakatira naman doon ang angkan ng mga kubot na aswang. Kaya simula nang maiulat ang sunod-sunod na pagkawala ng mga taong nagagawi sa lugar na ito, kinatatakutan na at iniiwasan na ito ng karamihan. Sa labasan nga ng gubat, may istasyon doon ng pulisya para mabantayan ang paligid ng kagubatan at wala nang makakapasok pa sa bundok na iyon. Kahit nga ang mga pulis hindi nakaligtas ang mga ito sa pag-atake ng grupo ng mga Yurok, ilang beses na din silang inatake ng mga nilalang na ito. Kaya mahigpit na ang kanilang pagbabantay, lalo na pagdating ng gabi. Ayaw na nila na maulit pa ang nangyaring namatayan sila ng limang kasamahang pulis dahil sa agresibong pag-atake ng mga grupong Yurok. Ang grupo ng Yurok, kilala ito sa paggamit ng pana at itak sa pag-atake, at lahat ng kanilang mabibiktima, iaalay nila ito tuwing kabilugan ng buwan at gagawing hapunan. Sa kalagitnaan naman ng gubat, nakatira ang dalawang pamilya na lahi ng mga amaranhig, isang uri ng aswang na kakaunti lamang ang nakakaalam. Nagmula ang angkan ng mga ito sa lugar ng mga hiligay noon, isang mabangis at mabagsik na uri ng mga aswang, at may mga kaalaman din ang mga ito sa mga orasyon. Marunong din ang angkan ng mga ito sa panlalason at pagbarang. Pero ang grupo ng magkapatid na Arman at Julio ay hindi. Nilisan nila ang kanilang angkan dahil hindi nila kaya ang mga pinaggagawa ng mga ito. Ang mga pinaggagawa ng kanilang mga kauri na amaranhig. Gusto ng magkapatid na mabuhay ng tahimik at malayo sa kabihasnan. Hindi din namimiktima ang mga ito ng mga tao sa patag, bagkus tumutulong pa nga ang mga ito. Minsan nang may dalawang hikers ang napapunta sa gubat ng Puloyutan at inatake ang mga ito ng apat na mga Yurok. Nang makita at masaksihan ito nila ni Arman, agad nilang tinulungan at napatay ang apat na mga Yurok. May kanya-kanyang pamilya na ang mga ito na kasama nilang naninirahan sa gitna ng gubat. Ang bahay ng mga ito malapit sa batuan doon sa may talon. Sinadya nila ito para may mapagkukunan agad ng tubig dahil nga sa kanilang mga alagang hayop at sa mga pananim.
Ang panganay ay itong si Arman. Nasa gilid ng batuan, nakatayo ang bahay nito, kasama ang asawa na si Tuya at ang dalawang anak na lalaki at isang babae. Habang ang bahay naman nitong si Julio, nakapatong ito sa isang malaking punong kahoy ng dakit na nasa gilid din ng batuhan, kasama ang asawa na si Cides at ang nag-iisang anak na lalaki. Kasama din nila ang kanilang tiyuhin na kapatid ng kanilang yumaong ina. Nasa 40 taong gulang na itong si Arman, habang nasa 36 naman itong si Julio. Kapwa kabilang ang dalawang ito sa mga piling mga mandirigma sa kanilang angkan. Dahil sa taglay ng mga ito, nakakaibang lakas at kakayahan, lalo na itong Julio. Dahil sa kanyang pagiging amaranhig at pagiging gabunan ng kanyang ama, namana nito ang kakaibang lakas ng magkabilang uri ng lahi ng aswang. Anak kasi itong si Julio sa huling napapangasawa ng kanilang ina na isang gabunan. Magkaiba ang ama nila ni Arman at Julio, kaya magkaiba din ang antas ng kanilang lakas. Mas malakas ang taglay nitong si Julio. Bukod kasi sa pagiging amaranhig na aswang nitong si Julio, may kakaiba din itong armas na tinatawag na kudaso. 4 anyo ng armas na kaya niyang palitan sa anumang oras na nanaisin nitong si Julio. Bigay pa ito ng kanilang lolo na nagiging pinuno noon sa angkan ng mga amaranhig. Kaya ng kanyang armas na mag-anyong pana, balaraw, bumirang at sibat. At sanay na itong si Julio sa paggamit sa armas na ito. May dala-dala din itong isang hayop na almira. Alaga pa ito ni Julio mula pa ng bata pa ito. Kulay itim na parang kabayo, pero mas mabilis pa ito at mas malakas tumalon. Sa paligid ng kanilang mga bahay, marami silang mga pananim na iba't ibang uri ng gulay at prutas. Kahit na may iilan sa mga engkanto na nanggagambala sa kanila at mga lamang lupa, mas mainam na lamang dito sa gubat ng Pulukyutan kumpara sa kanilang dating lugar. Pero ang inaalala nitong si Arman ngayon at Julio, ang nangyaring pagpatay nila sa 4 na miyembro ng grupo ng Yurok. Dahil ilang araw na ang nakaraan na may namataan silang umaaligid sa kanilang lugar na mga nilalang, at napansin pa nila na mas nagiging agresibo na ang ilan sa mga engkanto sa gubat. Nagdagdag na ng mga inilagay na mga panguntra para sa mga engkanto itong si Tatay Mako. Mas marami kasi itong alam at mga kaalaman tungkol sa mga panguntra sa anumang klase ng mga engkanto. Malakas din ang kaalaman ng matanda sa mga orasyon at panggagamot. Isa nga ito sa naghikayat sa kanila na lisanin na ang kanilang angkan dahil hindi na nila kaya ang mga pinaggagawa ng mga ito na kasamaan. Ayaw sana nila ng gulo. Ayaw nila ng labanan. Dahil ayaw nila na baka dumating ang araw na kailangan ng lisanin na naman nila ang lugar na ito at lumipat sa ibang lugar. Kontento na sila dito sa gubat ng Pulukyutan, payapa at malayo sa mga kapwa nila na amaranhig na masasama. Pero mukhang mababasag na ang kapayapaan nila sa lugar na ito dahil sa grupo ng mga Yurok. Sabi nitong si Arman, mukhang hindi titigil ang mga Yurok na yan hanggat hindi makapaghiganti sa atin.
Ano na ngayon ang plano natin? Ano ang suhestyon ninyo, Julio, Tatay Mako? Ano ang narapat natin na gawin? Ilang segundong natahimik ang mga ito. At pagkatapos, nagsalita na itong si Tatay Mako. Sa tingin ko, Arman, Julio, hindi ang ating pamilya ang dapat na umalis dito sa gubat ng Pulokyotan. Kung kinakailangan na lumaban para manatili dito sa lugar, gagawin natin. Masasama din naman ang angkan ng mga yurok na yan. Marami na silang pinipiste at binibiktima ng mga tao. Panahon na din siguro para putulin na ang kanilang kasamaan at kapangasan. Pero sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo sa ating teritoryo. Pabayaan natin sila na sila na ang pupunta dito sa ating lugar. Hindi pa natin alam ang tunay na bilang nila at ang kanilang lungga. Minanmanan tayo ng grupong yan nitong mga nakaraang araw. Gagawa din tayo ng paraan para manmanan din sila. At ako na ang bahala sa bagay na yan, Arman, Julio. Hintayin na lang natin ang paglapit nila sa atin. Kinagabihan, nagpasya itong si Julio na maglilibot sa paligid. Subukan niyang suyurin ang mga kakahuyan na nakapalibot sa kanilang tirahan. Kasama niya sa gabing yon ang anak na si Malik. Sakay ng kanyang hayop na almira, binaybay nila ang gilid ng ilog hanggang sasapitin ang kabilang bahagi ng kakahuyan. Wala pang isang oras, agad na naramdaman ni Julio ang kakaibang pwersa sa paligid. Alam niyang hindi galing ang mga ito sa mga engkanto. Mabilis na nagtago ang mga ito sa likod ng malalagong damuhan. Ilang minutong nakikiramdam, sinipat-sipat nila ang buong kapaligiran hanggang sa makita nila ang anim na mga katao ang dahan-dahan na umusad doon sa lugar. Nagpalingalinga ang mga ito na parang may hinahanap hanggang sa papalapit na ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Sa isip nitong si Julio, mukhang naramdaman na sila ng mga nilalang. Kaya muling sumakay sina Julio at Malik sa kanilang alagang hayop. Pero biglang may sumagirit na palaso papunta sa kanila. Muntik pa silang tamaan itong si Malik. Nahulog ito sa damuhan dahil sa pagkagulat. Mabuti na lamang nahawakan agad ito ni Julio. Hinila nito ang kamay ng bata pabalik sa likod ng hayop na almira at pinatakbo na ito ni Julio nang napakabilis. Tumalon ito sa batuhan, pagkatapos tumalon patawid ng ilog. Nang mapalingon itong si Julio dahil ang bibilis din na tumatakbo ang mga nilalang habang papasunod sa kanila. Tumatalon-talon ang mga ito sa mga damuhan at tumawid din ng ilog. Sa isip ni Julio, hindi pa oras para labanan niya ang mga ito. Kailangan muna na ipaalam niya ito sa kanyang kapatid at kay Tatay Mako. Sumuot itong si Julio sa kabilang bahagi ng kakahuyan para mailigaw niya ang mga ito hanggang sasapitin ang kanilang tirahan. Gising pa sina Arman at Tatay Mako. Kasalukuyang nag-uusap ang mga ito sa itaas ng batuhan. May ginawang maliit na upuan na kawayan ang mga ito doon at ito ang nagsilbing tambayan bago matulog ang mga ito. Sinabi kaagad ni Julio ang kanyang nakita doon sa kabilang bahagi ng ilog. Kaya naalarma agad ang dalawa. Sabi nitong si Tatay Mako, "Mukhang hindi na ito tama, Arman, Julio. Humanda na kayo bago pa tayo atakihin ng mga nilalang na yan. Uunahan na natin sila."
maaaring ito na ang simula ng digmaan laban sa mga Yurok. Pero hindi pwedeng patuloy na pagbibigyan natin ang mga yan. Tumango-tango lamang itong si Arman. Naintindihan niya ang saloobin itong si Tatay Mako. Ayaw na nitong umalis sa lugar na ito. Kinuha agad nito ang isang armas na hugis sibat na may mga nakapalibot na mga tinik sa dulo. Habang itong si Arman, kinuha nito ang patalim na paarko na magdagdag ng talas sa kanyang mga kuko. Sabi uli ni Tatay Mako, "Tara na, Julio, balikan natin ang kabilang bahagi ng ilog." Binilinan ng mga ito ang mga naiwan na manatili muna sa isang bahay at huwag munang lalabas. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang tatlo sa kakahuyan habang unti-unting nagpalit na ang mga ito ng anyo sa pagiging aswang. Pero kakaibang mga aswang dahil bawat isa sa kanila may taglay na mga kakaibang armas. Hindi pa nila narating ang kabilang bahagi ng ilog. Biglang may mga humahagibis na mga palaso papunta sa kanila. Kaya agad na nagpulasan ang tatlo. Itong si Tatay Mako, mabilis itong umigpaw papunta doon sa batuhan at mabilis na nagtago. Habang itong si Arman, nagtago din agad ito sa likod ng mga punong kahoy. At itong si Julio, umigpaw ito papunta sa itaas ng puno ng kahoy at agad na sinipat-sipat ang mga kalaban sa paligid hanggang sa makita niya ang pinagtataguan ng mga ito. May iilan sa likod ng batuhan at sa itaas ng mga puno ng kahoy na nandoon. Walang inaksayang oras itong si Julio. Muling tumalon ito at papunta doon sa mga kalaban doon sa may batuhan. Nang makita naman ito nila ni Arman at Tatay Mako, kumilos na din ang dalawa. Mabilis na tumakbo ang mga ito papasunod kay Julio. Nagulat na lamang ang mga Yurok nang biglang sumulpot itong si Julio. Pinana agad nito ang isang napatulala at tinamaan ito sa ulo. Nagpulasan agad ang mga nilalang habang inihanda na ang mga dalang armas. Bumulagta naman nang tamaan ng pana ni Julio ang isa pa, ngunit hindi ito napuruhan. Kaya ang ginawa nitong si Julio, binago nito ang anyo ng kanyang armas at nagiging napakatalas na balaraw ito at tinagpas niya agad sa liig ang nakabulagtang kalaban. Napaigik pa ito at gumulong agad ang ulo nang humiwalay ito sa kanyang katawan. Ang tatlong umigpaw sa itaas ng batuhan, pinana nila agad ito si Julio. Ngunit biglang bumulaga sa kanila sina Tatay Mako at Arman. Isang hataw ni Tatay Mako sa dalang sibat nang tamaan sa ulo ang isang Yurok. Agad na napasigaw ito at nahulog sa lupa habang nangingisay. Wasak ang bungo nito dahil sa mga nakapalibot na mga tinik sa dulo ng kanyang armas. Natamaan na din ni Arman ang isa sa iba't ibang parte ng katawan, kaya agad din itong nahulog sa lupa. Pagkatapos, umigpaw pa itong si Arman papunta doon sa likod ng isang Yurok at gamit ang patalim na paarko, ginilitan niya ito sa liig. Habang itong si Julio, sa loob lamang ng ilang segundo, agad na nagpalit na naman ng anyo ang gamit na armas nitong si Julio at pinana ang tumalon papunta doon sa damuhan. Tinamaan niya ang isa sa mga ito, ngunit nakaiwas naman ang dalawa. Mabilis nang tumalon itong si Julio sa itaas ng punong kahoy. Kumuha ito ng bwilo at pagkatapos, bumulusok ito ng talon papasunod doon sa dalawa pa. Nagawa pa nga ng mga ito na hampasin itong si Julio sa dalang mga itak. Ngunit sing bilis ng kidlat
na umikot itong si Julio. Tinagpas ang liig ng isang yurok. Pagkatapos, sunod-sunod na hampas naman ang kanyang pinakawalan at tinamaan sa ulo at sa katawan ang isa pa na agaran na ikinamatay ng nilalang. Ang isang yurok naman na tinamaan niya kanina at hindi napuruhan, nagawa pa nitong makatakbo doon sa kakahuyan papalayo. Ngunit nang magbago na naman ang anyo ng armas nitong si Julio at nagiging bumirang, inihagis niya ito papunta doon sa tumatakbong yurok. Nang tamaan ito sa ulo, kita pa nilang tumilapon ito at tumama sa isang puno ng kahoy hanggang sa mangisay at mamatay. May isa pa ang nasa likod ng batuhan, pero hindi na ito nakagalaw pa nang atakihin na ito ni Arman. Makalipas ang ilang sandali, tumahimik na ang buong paligid. Kita nila sa kapaligiran ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga yurok. Sabi nitong si Arman, "Ano ang gagawin natin sa mga ito, Tatay Mako?" Ang sagot naman ng matanda, "Ililibing natin ang mga bangkay nila, Arman, Julio. Kahit na mga masasamang nilalang ang mga yan, karapat dapat pa rin na bigyan natin sila ng maayos na libing." Inilibing nila ang mga bangkay ng mga yurok doon sa kalubluuban ng gubat at pagkatapos bumalik na sila sa kanilang tirahan at agad na nagpupulong. Sabi nitong si Tatay Mako sa kanyang mga pamangkin, "Ngayon, simula na ng digmaan sa mga yurok, Julio, Arman. Kailangan natin na magtubling ingat dahil pwedeng madadamay ang ating mga pamilya, ang mga anak at asawa ninyo. Sama-sama na tayo at kahit na anuman ang mangyayari, walang aalis sa gubat ng pulukyutan. Hindi tayo ang aalis. Sila ang dapat nating paalisin at dapat napatayin." Lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit ang hapon. Dito na nila nakita ang mahigit sa 10 mga nilalang ang papalapit sa kanilang tirahan. Malayo pa lamang ang mga ito. Alam na nila na membro ang mga ito ng grupong yurok. Nakasuot ng kulay pula na damit ang mga ito. Nakabahag din na kulay pula at may mga bitbit na mga sibat at itak. At kapansin-pansin agad ang mga maraming tato sa kanilang buong katawan. Pati nga ang mga mukha nila, puno din ng tato. Mabibilis ang mga hakbang ng mga ito at agad na naramdaman nila ang malakas na puwersa sa buong paligid. Mabilis na tumalon galing sa batuhan itong si Tatay Mako at itong si Arman. Pumasok na din agad ang asawa at anak nila sa kani-kanilang mga bahay. Ang isang anak ni Arman na lalaki at ang anak ni Julio na natiling nakatayo ang mga ito sa itaas ng batuhan. Itong si Julio, nasa itaas ito ng kanilang bahay sa itaas ng punong kahoy at nakaasinta na ang dala nitong pana. Habang papalapit ang grupo ng mga yurok, may narinig silang parang mga palahaw at nang makalapit na ang mga ito kay Tatay Mako at kay Arman, sabi ng isa sa mga matatanda na kasama nila na may dalang tungkod na bungo ng tao ang nasa dulo, "May itatanong lamang kami sa inyo. Kung napansin ba ninyo ang aming mga kasamahan na napagawi dito sa inyong lugar?" Ilang saglit na natahimik ang dalawa at ang bumasag sa katahimikan itong si Tatay Mako. "Wala kaming nakitang mga kasamahan ninyo na nagawi dito sa aming lugar." Ngunit tumitig sa kanila ang matanda
at itinaas ang tungkod na dala. Sa isang sinyas nito, biglang kumilos ang apat na mga yurok na may hawak na mga punyal. At pagkatapos, itinarak nila sa lupa ang mga punyal na hugis na patatsulok. Habang may mga binubulong-bulong ang mga ito na parang nag-uusal ng mga orasyon. Nanatiling nakamasid lamang sina Tatay Mako, pero nakahanda na ang kanilang mga armas. Nagsimulang mag-uusal na din ang matandang yurok habang nakataas ang tungkod na dala. At ilang sandali pa, may naramdaman silang pwersa na biglang kumalat sa buong lugar. Napakalakas nito na kailangan pa nilang mag-uusal ng mga orasyon na pangharang. At ilang sandali, biglang ibinagsak ng matanda ang kanyang dalang tungkod sa lupa. At kita mo agad sa hitsura sa mga ito ang sobrang galit. Pumalahaw ang mga ito ng napakalakas. Namumula ang mga mata ng mga yurok. At makalipas ang ilang sandali, itinuro ng mga ito sina Arman at Tatay Mako, lalo na ng matandang yurok, gamit ang tungkod nito na mabilis na pinulot sa lupa. At ang sabi nito sa palahaw na buses, magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa aming mga kasamahan. Pagbayaran ninyo ito ng inyong buhay. At sumigaw ito ng napakalakas. Pagkatapos, tumalikod na ito at mabilis nang naglalakad papalayo ang grupo nila. Nang maglaho na ang mga ito sa kanilang paningin, umakyat kagad sila doon sa batuhan. Sabi ni Tatay Mako na mukhang kailangan nilang maghanda. Pakiramdam ng matanda na babalik ang mga ito sa kanilang teritoryo. Tumalo na din itong si Julio papunta doon sa batuhan. Ano na ngayon ang gagawin natin, Tatay Mako? Mukhang kailangan natin na gumawa ng mga pambakod sa paligid at pati na ng mga patibong. Tama ka, Julio. Kaya ngayon din, kailangan na natin na maghanda. Kumilos agad ang mga ito kasama ang mga anak nila. May mga kinuhang halaman itong si Tatay Mako at iilang ugat ng punong kahoy. May mga kinuhang pulbo din itong si Arman. May mga maliliit na kawayan na kurting sibat ang kanilang ginawa. Pagkatapos, nilagyan ito ng mga pulbo. Pinahid din nila sa mga maliliit na kawayan ang katas ng kanilang mga dinikdik na ugat ng punong kahoy. Matapos ang kanilang mga ginawa, nilagay na nila sa paligid ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, kinuha na din ni Julio at Arman ang mga armas nila. Kailangan nilang maging kargado ng gamit at handang-handa sa labanan. Plano kasi nila na abangan ang maaring pagbabalik ng mga yurok doon sa unahan. Para bago makarating ang mga ito sa kanilang tirahan, mababawasan na nila ang bilang ng mga ito. Mabilis nang naglalakad sina Arman at Julio papunta doon sa kakahuyan. Dala-dala ni Arman ang armas na paarko, isang balaraw at apat na mga punyal. Dala-dala naman ni Julio ang armas nito na kasudo. Pagdating nila doon sa kakahuyan, inilagay pa nila ang iilan sa mga natitirang ginawang pangpatibong. Ikinalat nila ang mga ito doon sa paligid ng kakahuyan at pagkatapos, matyagang naghintay ang dalawa. Nakapatong sa itaas ng punong kahoy itong si Julio, habang nasa likod ng batuhan naman itong si Arman. Habang sina Tatay Mako naman, ang mga anak nila ni Julio at Arman na mga lalaki, nakahanda na din ang mga ito, pati ang mga asawa nila. Nasa itaas ito ng bahay nila ni Julio, nagkukumpulan at nagsama-sama ang mga ito. Lumipas pa ang mga oras. Pagpatak ng 6:00 ng gabi,
Dito na natanaw ni Julio ang maraming mga yurok na papasok na ng gubat. Sa sobrang dami ng mga ito, napuno ang malawak na lugar doon sa gilid ng ilog. Mabilis na tumalon itong si Julio papunta doon sa batuhan kung saan nagtatago itong si Arman. Sabi agad nitong si Julio, "Kuya Arman, paparating na ang mga yurok. Napakarami nila. Kaya humanda ka na. Uubusin natin ang mga demonyong yan." Pagkatapos, muling tumalon itong si Julio papunta sa itaas ng punong kahoy. Habang itong si Arman, umakyat ito sa batuan at sinipat-sipat ang mga paparating. Kitang-kita nito ang sobrang dami ng mga paparating na mga kalaban. Nagmamasid muna ng ilang minuto itong si Arman at hinihintay ang gagawin ni Julio. Nang makalapit na sa kanila ang mga yurok, kita nitong si Arman na nagpaulan agad ng mga palaso itong si Julio galing sa itaas ng punong kahoy. Kaya agad na namatay ang tatlo sa mga kalaban nang tamaan ang mga ito sa ulo. Nagkagulo agad ang mga yurok. Hinahanap agad nila ang pinanggagalingan ng pag-atake. Biglang tumalon itong si Julio sa lupa at nagpakawala pa ng sunod-sunod na pagpana. Pagkatapos, tumakbo ito doon sa mga damuhan hanggang sa tumalon na ito sa itaas ng mga punong kahoy. Dinala ni Julio ang grupo ng mga yurok doon sa kanilang mga ginawang patibong. Lihim naman na sumunod itong si Arman sa mga ito. Maingat na nagtatago ito sa likod ng mga punong kahoy habang sumusunod sa mga yurok. Ilang sandali pa, nagsigawan na ang grupo ng mga yurok dahil tinamaan na ang mga ito sa kanilang inihandang mga bitag. Tumarak ang mga patibong nila na mga matutulis na kawayan sa mga katawan ng mga yurok. May ilan ang hindi napuruhan, ngunit ang mga nahulog sa butas na may mga nakausli na mga matutulis na bagay ay agara na namatay. Kaya napahiyaw na ang ilan sa mga ito. Sinamantala naman ito nila ni Julio at Arman. Inatake na nila ang mga nagkagulo na mga yurok. Gamit ang mga armas na gasodo nitong si Julio, umigpaw agad ito sa gitna ng mga yurok habang nagkagulo pa ang mga ito. Pinagtatagpas ni Julio ang liig ng mga nilalang. Ang dalawa na naabutan ni Julio doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy, isang tagpas, tumalsik agad ang ulo nung isa nang maputol ang liig nito. Habang hindi na nakagalaw ang isa pa nang tamaan niya ito sa ulo, may papasugod na apat galing sa kanyang likuran. Pumihit itong si Julio. Nag-iba agad ang anyo ng kanyang armas at nagiging pana. Pinagpapana na niya agad ang mga papasugod na mga kalaban. Patay agad ang dalawa sa mga yurok nang tamaan ang mga ito sa ulo, habang ang dalawa pa sa mga ito, sinalubong na ito ni Julio ng mga hampas. Kaya bumulagta agad ang isa sa mga ito at ang isa hinablot ito ni Julio. At pagkatapos pinagkakalmot ang liig at dibdib. Patay agad ang mga yurok at nadagdagan pa ito ng dalawa nang matamaan ng bumirang ang dalawa pa doon sa mga kakahuyan. Habang itong si Arman, gulat na gulat ang mga nilalang na yurok nang biglang sumulpot ito sa kanilang likuran. Bagsak agad ang dalawa sa mga ito nang tamaan ng mga pag-atake gamit ang armas na parko nitong si Arman. Dinamba pa niya ang dalawa sa mga ito at hinila papunta doon sa damuhan. Walang habas na pinagkakalmot ito ni Arman sa iba't ibang parte ng katawan.
Agad na nangingisay ang mga ito at namatay. Ilang sandali pa, sabay-sabay nang umaatake sa kanila ang mga nilalang at naramdaman din nila ang paggamit ng orasyon ng mga matatanda sa grupo ng mga Yurok. Ngunit malakas ang kanilang mga orasyon na karga ng mga pangharang at pambakod. Kaya hirap ang mga matatandang Yurok na wasakin ito. May anim pang napatay itong si Arman na mga Yurok hanggang sa masusugatan na din siya sa kanyang braso. Sa sobrang dami ng mga kalaban, nahihirapan din silang patumbahin agad ang mga ito. Habang itong si Julio, mahigit sa 10 na ang napatay nito gamit ang kanyang kakaibang armas. 2 pa ang napugutan niya ng ulo. Kahit naramdam niya ang lakas ng orasyon ng mga kalaban, kumpiyansa pa rin at may tiwala itong si Julio sa kanilang mga pambakod. Lumipas pa ang 10 minutong labanan, nadagdagan ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Ngunit muling nasusugatan itong si Arman, kaya napilitang tumakbo at tumalon itong si Julio para tulungan ang kanyang kapatid. Magkasama na ang 2 magkapatid na amaranhig na inatake ang mga Yurok. Makalipas pa ang ilang minuto, sabi nitong si Arman, "Julio, mukhang kailangan na natin na dalhin ang mga ito doon sa mga patibong na malapit sa ating mga bahay." Naintindihan ni Julio ang ibig sabihin nitong si Arman. May mga sugat na din ito at nanghihina na. Sobrang dami kasi ng mga kalaban. Kaya ang ginawa ng 2, mabilis na tumalon sila doon sa mga batuhan at tumakbo sa mga damuhan pabalik sa kanilang mga tirahan doon sa may ilog. Mabilis naman na sumunod ang mga nilalang na Yurok sa kanila na kahit na maraming mga patay na sa kanilang hanay, mukhang desidido pa rin talaga ang mga ito na patayin sila at paalisin dito sa gubat ng Pulukyutan. Ngunit pagdating nila doon sa paligid ng tirahan nila ni Tatay Mako, Julio at Arman, lalong nabawasan ang bilang ng mga nilalang na Yurok nang matamaan ang mga ito ng kanilang ginawang mga patibong. Tinamaan ang mga kalaban nila ng mga humahagibis na mga matutulis na kawayan. Natuhog ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan na agaran na ikinamatay ng ilan sa kanila. Ang ilan naman nahulog sa ginawa nilang mga butas na may mga nakausli na mga matutulis na bagay. Kaya mas tinuunan nila ng pansin ang pag-iwas sa mga patibong na ginawa nila. Kaya ito ang pagkakataon na mas naatake nila ang mga nilalang na ito. Hinaribas nila ni Julio at Arman ang mga nilalang na Yurok. Pinagtatagpas at pinagpapana ang bawat na masipat at maabot. Kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga kalaban. Habang si Tatay Mako, may mga isinaboy-saboy ito sa paligid ng mga dinikdik na dahon at halaman. Ang amoy ng mga ito ang nagpipigil na mapalawak ang mga gagawin na mga orasyon ng mga matatandang Yurok. Ang mga anak naman nila ni Julio at Arman, tumulong na din ito sa ginawang pag-atake ng kanilang mga magulang. Ang asawa naman nila ni Julio at Arman, umigpaw na din ang 2 galing sa itaas ng mga kubo. Papunta ang mga ito at papasugod sa mga Yurok. Bawat maabot ng mga ito, kukubawan ang likuran at ibabagsak sa lupa. Pagkakagatin ang mga liig hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Napakaingay ng buong paligid. Napakaingay ng mga hiyawan, ng mga nasasaktan at ang mga palahaw ng mga Yurok.
Patuloy na pinag-atake ni Julio at Arman ang mga ito. Matapos naman itong si Tatay Mako sa ginawang mga ritual at orasyon, tumulong na din ito sa pag-atake sa mga nilalang na Yurok. Walang awa na pinagtatagpas at pinaghampas nila ang mga ito. Kahit na may ilan na ang nakabulagta sa lupa at namimilipit sa sakit, gumagapang, pero hindi na nila ito hinayaan na makatayo pa at mabuhay. Pinagtataga nila ang mga ito hanggang sa tuluyang mamatay. Lumipas ang kalahating oras na bakbakan, nagkalat na sa paligid ang mga katawan ng mga ito. Iilan na lang sa mga matatandang aswang ang mga natira. Kahit na may mga sugat sina Julio at Arman, wala pa rin tigil ang mga ito sa kanilang ginawang pag-atake sa mga kalaban. Kailangan na patayin nila ang lahat ng mga Yurok para tuluyan ng matahimik ang buong kagubatan ng Pulukyutan. Pati sina Tatay Mako at ang mga asawa nila ni Julio at Arman, patuloy na inaatake nila ang mga natitirang mga Yurok hanggang sa mapatay nila ang lahat ng mga ito. Mabilis din na tinulungan ni Tatay Mako itong si Arman at dinala agad sa itaas ng batuhan. Kumuha ng mga gamot ang matanda at ginamot itong si Arman. Inilibing nila isa-isa ang mga bangkay ng mga Yurok. Gumawa din sila ng mga dagdag na mga patibong sa buong paligid kung sakaling may mga kalaban pa. Pero lumipas ang mga araw, tahimik na ang buhay nila sa bukid ng Pulukyutan. At dumaan pa ang mga araw, kinausap na nila ang mga nilalang na mga kubot na aswang doon sa paana ng bundok para paigtingin pa at panatilihin ang kapayapaan sa lugar, ang kapayapaan sa kagubatan ng Pulukyutan. Ako po si Jojo. Ang aking kwentong katakutan ay nagsimula noong magbuntis ang mama ko sa pangatlong kapatid ko na si Juana. Nangyari ito sa Lower Libo, Sikihor, 2005. Bali, ako ang panganay sa aming magkakapatid. Sumunod si Juan. Lima kami lahat sa bahay. Si Tito Ronnie na kapatid ni Mama, si Papa, si Mama, ako at si Juan. 11 taong gulang ako noon, habang si Juan ay 7 taong gulang. Si Papa ay may mga alam sa mga buhay na salita at mga orasyon para sa mga dilim na nilalang. Pero hindi naman ito yung eksperto talaga. May alam lang ito gawa ng manggagamot ang Papa nito. Yun ang aming lolo. Isang araw kasi, habang naglalakad sina Papa at Mama galing sa palengke, 7 buwan ang tiyan ni Mama noon nang may makasalubong silang dalawang tao. Medyo matanda na ang mga ito. Puro itim ang mga suot at medyo mababaho ang amoy ng mga ito. Nang magkatapat sila, napatitig ang mga ito sa tiyan ni Mama. Kaya binati ito ni Mama ng "Magandang hapon po." Pero hindi ito umimik. At titig ng titig lang ang mga ito sa tiyan ni Mama. Biglang nagtaas ng tingin yung isang matanda at nagwika ito na, "Hining, ilang buwan na ba yan?" Sasagot na sana si Mama, pero dali-daling hinila ito ni Papa. Sabi nito, "Tara na, bilis." Kaya napasunod si Mama kay Papa. Nang napalingon si Mama,
doon sa dalawang matanda ay pansin niya, panay pa rin ang tingin nito sa kanila at nakangisi pa ang mga ito. Sabi ni Papa, "Huwag mo nang linunin. Di mo ba napansin? Pati yung mga amoy, ha?" Sagot naman ni Mama, "Bakit? Sino ba ang mga yun?" Sagot ni Papa, "Mga aswang yun. Takam na takam sa tiyan mo. Tara, dali." At nagmamadaling umuwi sina Papa at Mama. Pagdating na pagdating nila sa bahay, agad na gumagawa si Papa ng mga panguntra sa palibot ng bahay namin. Nagpaaso siya ng insinso sa paligid ng bahay at sa loob. At sabi nito kay Mama, "Daling, huwag ka nang lumabas muna." At binilinan din kami na hinding-hindi namin iiwan si Mama. Habang sina Papa at Tito Ronnie ay nasa labas, abala pa rin ito sa mga ginagawa. Pagsapit ng gabi, pagkatapos kumain, nakahiga si Mama doon sa sopa. Kami naman ni Juan ay nasa katabing upuan kung saan nakahiga si Mama. Habang si Papa ay parang balisa, lalabas ito sa bahay at papasok naman uli. Habang si Tito Ronnie ay nasa pantawa namin, may mga iniabot kay Papa. Mga isang oras mahigit ay natapos na sila Papa at Tito Ronnie. Pumasok na rin sila at nakaupo lang sila doon sa kusina. Mag-alas 10 na ng gabing yun ay biglang tumakbo si Papa sa sala. Sabi niya agad kay Mama, "Daling, pasok na kayo sa kwarto. Isama mo ang mga bata." Kaya mabilis na bumangon si Mama at dinala kami sa kwarto. Pagdating namin sa loob, tanong ko kay Mama, "Bakit, Ma?" Sagot naman niya, "Shhh! Humiga na lang kayo. Huwag nang maingay." Habang nasa labas ng kwarto, pinatay ni Papa ang mga ilaw. Nakiramdam sila si Papa at Tito. May narinig pala sila Papa kanina na parang umuungol doon sa may kusina. Dala ng may kaalaman din si Papa, kaya ramdam niya ang presensya ng mga aswang. Alam niya kasi simula nang makasalubong nila yung dalawang matanda, alam niya na hindi na sila lulubayan ng mga iyon dahil sa ipinagbubuntis ni Mama. Nang may parang nagtatakbuhan sa labas ng bahay at may mahihinang tawa na di mawari, sabi ni Tito Ronnie, "Brad, yan na ba?" Sagot naman ni Papa, "Oo, yan na." Pero ilang sandali, nawala na din yung mga tunog at tawa. Hanggang tuluyan na hindi ito nararamdaman ni Papa. Kinabukasan, maagang gumising si Papa. May ginagawa ito sa kusina. Nang matapos na kaming mag-almusal, may inabot ito sa akin, isang basong puno ng tubig. Sabi niya sa akin ng pabulong, "Dong, kung may makiinom dito, ito ang ibigay mo. At huwag na huwag kayong magpapapasok ng hindi nyo kilala na tao." Binilinan din niya si Mama. May importanteng pupuntahan daw sila Papa at Tito Ronnie. Dumaan ang araw na okay naman. Hindi pa nakakauwi sina Papa at Tito Ronnie. Pero pagsapit ng alas 5 ng hapon, habang naglalaro kami ni Juan sa loob ng bahay at si Mama naman ay abala sa kusina, nang may kumatok sa pinto, natigilan kami ni Juan at kumatok uli.
at nagwita na. Tubig, tubig, nauuhaw kami. Makikiinom lang sana. Kaya binuksan ko ang pinto. Napaatras ako dahil ang babaho ng mga tao na nasa labas, dalawang matanda at dalawang bata, kapwa maiitim ang suot ng mga ito. Sabi uli nito, "Otoy, pwede bang makainom ng tubig?" Sagot ko, "Sige po, kukuha lang ako ng tubig sa kusina." Nang makakuha ako ng tubig, ay aking naalala ang bili ni Papa. Kaya dali-dali kong ibinuhos sa pitsil yung tubig sa baso na ibinigay ni Papa kanina. At nilagyan ko pa ng dagdag na tubig. Sabi ni Mama, "Sino ba ang mga nakikiinom dyan, Jo?" Sagot ko, "Di ko kilala, Ma. Mga matatanda." Nang bumalik ako at pagbukas ko ng pinto, nagulat ako kasi ang dami na nila. Mga 8 na silang lahat. Ibinigay ko na yung tubig ng pitsil at isa-isa silang nakikiinom. Pero nang iabot ito doon sa pinakamatandang nasa gitna, napatigil ito at tumingin ng napakasama sa akin. Kaya medyo napaatras ako. Nang biglang sumigaw ito ng napakalakas. Kaya napaatras uli ako. Akmang hihilain ako nung isa. Buti na lang, nandoon na pala si Mama. Hinila niya ako sa loob at biglang isinirado ang pinto. Dinig namin yung parang iyakan at may nagtatakbuhan sa labas ng bahay namin. Takot na takot ako noon habang nakayakap ni Mama. Nang may nagsalita sa may bintana ng, "Hoy! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto!" Mag-alasiti na noon nang may kumatok uli sa pinto at may busis na, "Daling! Daling! Buksan mo ang pinto!" Busis yun ni Papa. Kaya mabilis na lumabas kami ni Mama sa kwarto at mabilis na binuksan yung pinto. Pero laking gulat namin nang bumungad yung dalawang matanda at may isa pang lalaki sa likod. Sumigaw na si Mama sa takot. Ginaya lang pala ang boses ni Papa. Napasigaw na din kami ni Juan sa sobrang takot at gulat. Naisara ni Mama yung pinto. Lumalagabog yon sa lakas at tumakbo kami sa kwarto. Naiiyak na si Mama sa takot. Nahawa na rin kami ni Juan at nag-iiyakan na rin kami. Sambit ko ng pabulong, "Papa, tulungan mo kami." Nang may napansin ako na parang may anino sa tapat ng bintana namin sa kwarto. May mga siwang-siwang kasi doon na maliliit na butas, kaya maaninag yung nasa labas. Nakita na rin yon ni Mama. Kaya kinuha niya yung buti ng soft drinks para panghataw kung sakaling magpupumilit ito na papasok. May narinig na din kami na mahihinang boses na, "Tao po! Tao po!" At kasunod ang matinis na tawanan. Takot na kami. Nang biglang lumalagabog yung bintana ng kwarto namin, napaatras kami sa gulat. Napasigaw na din si Juan sa sobrang gulat at takot. Pati kami ni Mama napasigaw na din. Sabi ni Mama, "Kung sino kang demonyo ka, lugbayan mo kami." Ilang sandali, nawala yung tawanan. Nagpalingalinga kami, pero wala na talaga.
Pero may kumatok na naman sa pinto. Daling, daling, buksan mo ang pinto. Kanina pa ako dito ah. Kaya sabi ko, si Papa Ma. Sumagot si Mama na, hinding-hindi yan ang papa mo. Natahimik uli. Ilang minuto, wala na. Wala na yung mga parang nagtatakbuhan sa labas ng bahay. Wala na din yung mga mahinang matinis na tawanan. Mga ilang minuto ang lumipas, may narinig kaming busis sa labas ng bahay. Hindi kumatok yun. Sabi nito, Daling! Daling! Okay lang ba kayo dyan? Buksan mo ang pinto, si Pablito to. Sabi ko uli kay Mama, si Papa na yan, Ma. Sumigaw na din si Juan ng, Papa! Papa! Lumabas na din si Mama. Pero sinilip muna ni Mama yung maliit na butas na katabi ng pinto. Oo nga, si Papa at Tito Rony na yun. Binuksan kaagad ni Mama yung pinto. Umiiyak kami ni Juan na yumakap kay Papa. Sabi agad ni Papa, naabutan ko yung mga tiktik dito sa labas. Pero wala na, nagsialisa na. Talagang hinding-hindi tayo lulubayan ng mga yun. Tinanong ako ni Papa, Jojo, ano? Ilan ang nakainom doon sa tubig na ibinilin ko sa'yo? Sagot ko naman, 5 lang, Papa. Kasi nang mayabot ko yun doon sa matanda, bigla itong sumigaw at nagalit. Sabi ni Papa, yawa. 5 lang ang napatay natin ng mga tiktik. Kaya ganun yung kaagresibo nila na makapasok dito at makuha yung bata na nasa tiyan mo, Daling. Sabi ni Mama, hinding-hindi ako papayag na makukuha nila ito habang tumutulo ang luha ni Mama. Sumabat si Tito Rony, sabi niya, Brad, saan natin ilalagay ang mga ito? Kaya napalingon si Papa. Sagot nito, ilagay mo muna sa may altar, Brad. Dadasalan ko yan mamaya. Tanong ko kay Papa, ano yan, Papa? Napatingin na din si Mama. Kaya sumagot si Papa na, sabi kasi ni Tatang, isa ito sa mga mabisang pangpatay ng mga tiktik. May mga ritual akong gagawin mamaya. Ito yung sinturon ni San Gabriel at may mga ilang dahon na gagamitin ko sa pagpapausok. Yung tatang na sinasabi ni Papa ay ang lulo namin na manggagamot. Doon sila galing. Ilang sandali, pinapapasok na kami sa kwarto. Doon na daw kami matulog katabi ni Mama, kami tatlo ni Juan. Sabi ni Papa, Brad, yung langis kunin mo at yung tangkay ng makahiya. Ikaw na gumamit noon. Alam kong babalik ang mga yon dahil ngayon ang pinakamagandang pagkakataon na aatakihin tayo at makuha ang ipinagbubuntis ni Daling. Dahil kabilugan ng buwan ngayon kung saan mas malakas sila. Kaya ang ginawa ni Tito Rony, pumunta siya doon sa may kusina at kinuha yung mga sinasabi ni Papa. Habang si Papa ay pumunta doon sa kabilang silid, nagsisimula na itong lumuhod at nagdasal ng taimtim sa mga bagong gamit. Isinuot yung sinturo ni San Gabriel at nagsimula na itong magpapaaso sa loob ng bahay habang may mga iniusal ito. Maghating gabi na, nagising kami ni Mama at Juan. May lumalagabog sa bubong namin. Grabe ang lakas nun. Napalabas kami ni Mama sa kwarto. Pero pagkakita ni Papa, sumigaw ito na, huwag kayong lalabas! Balik kayo sa loob! Kaya
napabalik kami sa kwarto. Sabi sa isip ni Papa, dito na sila. Panginoon, gabayan mo po ako na mailigtas ang aking mag-ina. Nang may narinig na busi si Papa galing kay Tito Rony, sumigaw ito kaya napatakbo si Papa sa kusina at kita niya si Tito Rony na parang sinasakal. Nakasandal sa gilid ng lamisa habang parang may hinahawakan o parang pinipigilan sa pagkakasakal sa kanya. Pero walang nakita si Papa, kaya naisip agad ni Papa na baka gumamit ng maitim na espiritu yung mga tiktik. Kaya agad na nagdasal si Papa ng ilang buhay na salita. Ilang sandali lang na pagdarasal ay agad nakita niya yung napakaitim na nilalang habang nakasakal ito ni Tito Rony. Kita din ni Papa na parang kinakapos na si Tito Rony ng hininga. Kaya ang ginawa ni Papa ay kinuha yung makahiya na nabitiwan ni Tito Rony, kinargahan ng dasal at inihampas doon sa maitim na espiritu. Agad itong napatakbo at naglaho. Hinahabol ni Tito Rony ang kanyang paghinga. Sabi ni Papa, "Okay ka lang, Brad?" Sagot ni Tito, "Okay lang, Brad." Pero may biglang kumalabog sa pinto ng kusina. Kaya doon na itinuloy ni Papa yung ritual. Kailangan niya itong tapusin para lubayan na sila ng mga tiktik. Sabi ni Papa, "Brad, kung may makapasok, ikaw na muna ang bahala. Gamitin mo itong makahiya. Kailangan kong tapusin ang ritual." At lumuhod uli si Papa. Inilatag doon yung mga dahon at may isang garapon na parang may maliliit na nagliliwanag sa loob. Nag-uusal kaagad si Papa habang nakaluhod at nakadipa ang mga kamay. Habang yung pintuan ay parang pinipilit na nabuksan. Yung bahay kasi namin ay yung mga bahay sa probinsya. Hindi naman siya yung bahay kumo talaga. Pero light materials lang ang pundasyon ng bahay namin. Kaya kung pipilitin talaga ay mag-iba yun. Lalo na yung mga nasa labas ay malalakas. Habang kami naman sa kwarto ay may naririnig kami na busis galing sa sala. Busis ni Papa yun. Sabi nito, "Daling, daling, labas na kayo. Patay na si Rony. Puntahan natin sa kusina." Kaya napabalikwa si Mama. Siyempre kapatid niya yun at tito namin. Lumabas na kaming tatlo. Pero wala naman si Papa sa sala. Kaya naisip namin na baka nauna na ito sa amin sa kusina. Papunta na sana kami ng kusina nang biglang napaupo si Mama habang sapo niya ang kanyang tiyan. Sabi ko, "Mama, bakit?" Sagot ni Mama, "Ang sakit ng tiyan ko. Kumihilab ito." Hanggang napadapa na si Mama sa sobrang sakit. At may mga napansin ako na parang mga maliliit na anino doon sa kisami namin. Niyakap namin ni Juan si Mama at mabilis akong tumayo at pumunta sa kusina. At naabutan ko si Papa na nakaluhod at nakayupo ng kunti habang nakadipa ang mga kamay. At rinig ko ang malakas na pag-uusal nito. Nang biglang bumukas ang pinto, nasira na pala ito
ng mga tiktik sa labas. Napasigaw ako sa takot. Sabi ko, "Papa, Tito Rony." Nang may dalawang nilalang ang akmang papasok sa pintuan namin. Pero mabilis si Tito Rony. Binuhusan niya ito ng langis galing sa maliit na bote. Parang napaso ang dalawa at napaluhod. Walang sinayang na sandali si Tito Rony at pinaghampas niya ito ng makahiya. Nangingisay ito sa sobrang sakit at hanggang hindi na ito gumagalaw. Habang parang unti-unting umuusok yung katawan ng dalawang titik. Hanggang nagiging abo ang mga ito. Dali-daling isinirado uli ni Tito Rony ang pinto at nilagyan ito ng misa na pangharang. Habang si Papa ay patuloy lang sa ginagawa nito. Tawag ko kay Papa. "Papa! Papa! Si Mama!" Pero hindi ito sumasagot. Patuloy lang ito sa ginagawa nito. Nang matapos ito sa pag-uusal, binuksan ni Papa ang garapon at mabilis na pinakawalan ang laman nito. Sa maniwala kayo o hindi, ay may lumabas doon na maliliit na mga tao at nagliliwanag ang katawan. Marami ito at mabilis na lumabas ng bahay padaan sa mga maliliit na butas. Biglang tumayo si Papa. Hinugot yung sinturon ni San Gabriel at inilagay ito sa harapan niya, kasama ang mga dahon at ang garapon na wala ng laman. May isinigaw na salita si Papa. Hindi ko maintindihan na parang Latin yun. At rinig namin sa loob ang mga sigawan sa labas na parang napapaso o yung parang sobrang nasasaktan. At kasunod yung mga takbuhan na parang naghahabulan. Sabi ni Papa, "Tara dong, puntahan natin si Mama mo. Rony, ikaw na muna bahala dyan. Namatay na yung mga pinakamalakas sa kanila, yung mga matatandang tiktik. Bantayan mo na lang ang pinto at mabilis na pumunta kami sa sala." Kita agad namin na nakadapa si Mama habang namimilipit ito sa sakit. May mga dugong dumadaloy sa hita ni Mama. Inutusan kagad ako na kumuha ng palanggana at mainit na tubig. Pinangko ni Papa si Mama papunta ng kwarto. Nang maibigay ko yung palanggana at tubig na mainit, pinalabas na kaming lahat ng kwarto. Kaya ang ginawa ko ay pumunta kami sa kabilang silid kasama si Juan. Habang si Papa ay pilit na nakipaglaban doon sa mga maiitim na anino na nasa kisame, yung palanggana ay inilagay sa paanan ni Mama at nilagyan ito ng maiinit na tubig. Nakaluhod si Papa paharap sa palanggana. Pero bago niya ginawa ito, ay hinubad muna ni Papa ang damit at naglagay ng langis sa katawan. Habang ako naman sa kwarto, nagyakapan lang kami ni Joanne. Pero pakiwari ko, wala na ang mga ibang nilalang na nasa labas ng bahay. Tahimik na ito. Mga ilang minuto ang lumipas, lumabas si Papa na dala ang palanggana. May mga dugo ito. Natahimik na din ang gabi. Nasa sala na kami. Kami Papa, Tito Rony at Joan. Sabi ni Papa, "Tapos na. Hindi na babalik ang mga tiktik na yon. Dahil napatay ng mga alaga ni Tatang yung mga matatandang tiktik. Yun ang pinakamalakas sa kanila. Si Tatang, yung lolo namin na manggagamot, ang nagbigay kay Papa
ng garapon na yon na may mga lamang maliliit na tao habang nagliliwanag ang katawan nito. Sabi pa ni Papa, okay na daw si Mama. Muntik na sanang makuha ang bata sa tiyan nito. Buti ay natapos agad yung dasal niya at napatay yung mga tiktik sa labas at napaalis ang mga maiitim na anino na inutusan nito para kunin ang laman sa tiyan ni Mama. Kinabukasan, medyo mahina pa si Mama. Nakahiga lang ito. Balik na sa normal ang aming buhay. Pero hindi na muna umaalis si Papa sa bahay. Si Tito Rony na muna ang pumupunta sa aming taniman ng gulay at mais. Yun ang aking kwento. Karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan nung panahon na si Mama ay buntis. Si Mang Dadoy ay nag-iisa na sa buhay. May mga kamag-anak siya pero matagal na ang panahon na hindi siya nagpapakita sa mga ito. Inakala nga ng mga kamag-anak niya na patay na si Mang Dadoy. Nangyari ito 10 taon na ang nakalipas. Isang kilalang manggagamot si Mang Dadoy sa kanilang lugar at pati na rin sa mga Karatig bayan ay kilala na din siya gawa ng marami talaga itong napapagaling na mga may sakit na maluluba yung inaayawan na ng mga doktor. Nangyari ang pinakamasakit na dagok sa kanyang buhay nang minsan magkasakit ang kaisang isang anak at ang pamangkin niya nang mabarang ang mga ito. Wala ng asawa si Mang Dadoy. Tanging ang anak na lang niya ang natira sa kanyang buhay at mahal na mahal niya ito. May pistahan sa barangay nila noon. Nagmumotor ang anak niya at angkas ang pinsan nito. Nang masagasaan ang isang bata at did on arrival ito sa ospital. Anak pala yun ng isang barangan. Hindi basta-bastang barangan. Mangkukulam at manlalason ang mga pamilya nito. Nagkasakit sabay-sabay ang anak niya at ang pamangkin. Kahit na anong ginawa niya para mapagaling ito, pero wala. Namatay ang mga ito. Isang araw lang ang pagitan. Galit na galit ang mga kamag-anak at pamilya niya at sinisisi siya sa pagkamatay ng mga ito. Marami siyang napapagaling pero sarili niyang dugo ay hindi. At hindi niya din mapapatawad ang sarili dahil sa akala niya ay lahat ay kaya niyang labanan. Pero mas malakas ang nakasagupa niya noon. Kaya ang ginawa niya, umalis siya sa kanyang lugar at doon na naninirahan sa gubat. May munting kubo siya dito at mga pananim na sapat na ikakabuhay niya. Kanlasog Larina Secure ang tawag sa lugar na tinitirahan niya. Mga mahigit 1 oras din ang kanyang lalakarin bago makarating sa pinakabarangay. Parang siya lang talaga ang nakatira sa gubat na yun. O baka may engkanto o ibang nilalang na kasama niya na naninirahan sa gubat. Pero normal na tao, wala. Siya lang talaga. Pistahan yun sa barangay Kanlasog. Nakaugalian niya na bumaba at makipista dito. May mga kakilala na din naman siya doon. At gustong gusto niya talaga makipag-inuman doon. Isang hapon yun, nag-iinuman sila doon sa isa niyang kaibigan. Marami sila doon. Marami din na nakikipista na hindi niya kilala.
Nang medyo malasing na sila, may isang tao na nagsalita. Sabi nito, "May anting-anting ako. Gusto kong subukan ngayon." "Sinong gustong pumalo sa ulo ko gamit ang buti?" tanong niya sa karamihan. Sa simula, siyempre, akala nila nagbibiro lang. Pero nagpupumilit na ito. Dala na rin ng sobrang kalasingan. Kaya may isang lasing din ang kumana sa kanyang hamon. Kustahan daw 1,000. Kung hindi siya masasaktan sa pagpalo ng buti, siyempre nalo siya. Pero pag nasugatan siya o nasaktan sa pagpalo nito, talo siya. Yun ang kondisyon. Siyempre yung isang lasing kampante, buti ng beer, di ba? Ipapalo niya. Imposibleng hindi ito masasaktan. Pumuwisto na yung isang lasing na papalo, habang isa nakaupo lang at naghihintay na paluin ito. Nang ubod lakas na hatawin ito sa ulo, gulat na gulat ang lahat sa nasaksihan. Nabasag yung beer sa ulo pero walang nangyari. Parang humampas lang ito sa siminto. Walang dugo o kahit maliit na sugat sa ulo nito. Tumawa yung lalaki. "Ay nako, wala. Wala ka pala eh." At kinuha na yung pusta. Sabi pa nito, "Oh, sino pa? Sino pang gusto? 1,000 lang." Nang may isang binata na nagpresenta. Sa tantiya ni Mang Dadoy, mga nasa mahigit 20 ang edad nito. Hindi ito lasing at may biglang kakaibang aura na naramdaman si Mang Dadoy galing doon sa binata. Yung mga dala-dala niyang medalyon ay umiinit. Sabi ng binata, "Ako, susubukan ko." "Ha?" Tiningnan ito nung lasing. "Ha, sige ba, lapag mo lang pira mo dyan." At ipinuwisto na uli ang ulo na ibig sabihin ay handa na itong magpapapalo uli. Nakita ni Mang Dadoy na habang hawak nito ang buti ay may ibinulong-bulong ito. At ilang sandali, biglang inihampas sa ulo nung lalaki. Natumba ito sa upuan at kita ng lahat ang dugo na lumabas galing sa ulo niya. Partida ha, hindi gaanong kalakasan ang paghataw noon. Dali-daling tinulungan ito pero pilit na tumayo yung lalaki na lasing at pasuray-suray na naglakad. Nilapitan ito nung binata at ibinalik ang 1,000 at nagsabi na, "Manong, ibabalik ko na ang pera mo, panggamot mo yan." At umalis na yung lasing kasama ang mga kaibigan nito. Napapahiya yata. Nang akmang aalis na yung binata, nagsalita si Mang Dadoy. Sabi nito, "Ako, subukan mo akong papaluin." Napatitig ang binata sa kanya. Parang hindi ito maniniwala sa kanya. At tuluyan na sana itong umalis pero nagwika uli si Mang Dadoy na, "Alam kong may karga ka. Ba't di mo subukan sa akin?" Nagkatitigan sila nung binata. Ilang sandali, umupo yung matanda sa bangko. Sabi niya, "Mamili ka sa mga buti na nandyan. Pangisingisi lang si Mang Dadoy." Maraming tao na ang nanonood kaya yung binata ay pinagbibigyan na siya. Pumuwisto na ito. Pero bago ang lahat, kitang-kita niya ang binata na may ibinulong-bulong ito sa buti. Kaya dali-daling nag-usal na pabulong si Mang Dadoy ng 7 salitang buhay. Nang hampasin ito nung binata, nabitiwa nito ang buti. Takang-taka yung binata. Sabi ni Mang Dadoy,
O ano? Ba't di mo maihampas? Madulas ba? Inulit ito ng binata. Pero sa tuwing ihampas niya ito, nabibitawan niya yung buti. Madulas na madulas yung buti. Nagwika ang binata. Ah, may pangontra ka. Habang si Mang Dadoy ay pangisingisi lang ito. Dahil medyo napapahiya na yung binata, sabi nito kay Mang Dadoy, "Tanda, ano kaya kung itak ang gagamitin ko?" At ngumisi ito. Yung mga nanonood ay biglang natahimik. Itak na yun, di ba? Parang nagkaroon ng tensyon sa umpukan. Pero sumagot si Mang Dadoy na, "Oy, paring Slaw!" Tawag niya sa may-ari ng bahay. "Ilabas mo nga ang pinakamatalas mong itak." Kampanti kasi siya dahil sa dami ng kanyang alam at karga sa katawan. Yung 10 taon niya sa gubat ay inilaan niya sa pagpapalakas, pag-aaral ng mga iba't ibang karunungan at dagdag karga sa katawan. Marami siyang alam ng salitang buhay, anting-anting, at kahit sa karunungan sa kaliwa o kadiliman ay alam na niya. Ayaw sana noong may-ari, pero nagpupumilit si Mang Dadoy. Kaya napilitan na itong kumuha ng itak. At sabi pa nito, "Kung anong mangyayari sa inyo, wala akong kinalaman, ha." Sagot ni Mang Dadoy, "Okay lang yan, Slaw. Pag ako'y namatay, ilibing mo na lang ako, ha." Tawa na pabiro na sagot ni Mang Dadoy. Hawak na ng binata yung itak. Pero bago yon mahawakan ng binata, ay inihipan lang muna ito ni Mang Dadoy. Pumuwisto na yung binata. Parang takot na takot yung mga tao doon. May mga tumatalikod. Yung 4 na babae ay umaalis na rin. Mga halang lang ang bituka ang mga natitira at nanonood. Mga lasing na din kasi. Pero nang akmang hatawin na nito si Mang Dadoy, ay parang hindi nito maigalaw yung itak. Parang ang bigat-bigat. Kita yun ni Mang Dadoy at sa mga nanonood doon na parang hirap na hirap yung binata na maigalaw yung itak. Tawa-tawa lang si Mang Dadoy, sabi niya, "Oy, sige na, hatawin mo na ako. Ano pang hinihintay mo, ha?" Kita ng lahat na yumuko yung binata at may mga iniusal-usal ito ng mga salita doon sa itak. Ilang sandali, nagsalita na ito. "Okay na, umanda ka na, tanda." Napigla si Mang Dadoy dahil kita niya na parang papel na lang yung itak. Nagulat din ang lahat nang akmang hatawin na nito si Mang Dadoy. Nagmamadaling nag-uusal si Mang Dadoy ng mga salitang pangontra. Pero saktong tumama yon sa ulo ay pinigilan ng binata. Dumampi lang ito ng konti sa sentido ni Mang Dadoy. Kita ng lahat na may tumulo na dugo doon. Pero maliit lang yung sugat. Parang sadya talaga na pinigilan ito ng binata at susugatan lang si Mang Dadoy para maipakita sa mga nanonood na kaya nitong sugatan o mapatay yung matanda. Napatingin si Mang Dadoy sa binata. Hindi ito basta-bastang kaalaman. Malakas ang karga nito. May ibinulong ang binata kay Mang Dadoy. Sabi nito, "Sa susunod, tanda, kilalanin mo muna ng mabuti ang gusto mong subukan, okay?" Tinapik siya nito sa balikat
at umalis na yung binata. Nagsiuwian na rin yung iba. Umalis na rin si Mang Dadoy na walang paalam. Nakahiya kasi. Ang dami pa naman na nanonood. Baka tinatawanan na siya ng mga ito. Umuwi siya hanggang humiga. Ayun pa rin ang iniisip niya. Sino ba yun? Anong klaseng agimat at karga ang daladala nito? Hindi siya mapakali. Bumangon siya at tinungo niya yung likod bahay. May puno doon at may kinakausap si Mang Dadoy. Yun yung dalawang alaga niya. Si Tiktik at Bangkil. Dalawang sigbin na matagal na niyang kasama na naninirahan doon. Mababait naman ang mga ito. Inutusan niya ang mga ito na magmanman doon sa binata. Bago kasi makaalis yung binata, ay minarkahan na niya ito para masundan niya o malaman kung saan nakatira at anong klaseng nilalang ang pamilya nito. Mabilis na umalis ang dalawa niyang alaga. Lumipad ang mga ito sa kawalan. Pumasok uli si Mang Dadoy sa kanyang kubo. At pumasok ito sa maliit na kwarto at nagdasal bago natulog. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Dadoy. Mga alas 5 pa ng umaga ay bumangon na siya. Pinuntahan kaagad niya yung likod bahay doon sa may puno. Wala pa ang kanyang dalawang alaga. Umaga na, di ba? Nagpalingalinga sa paligid si Mang Dadoy, pero wala. At hindi niya maramdaman ang presensya ng kanyang mga alaga. Kaya kinabahan na si Mang Dadoy. Bumalik siya agad sa kubo at pumasok siya sa maliit na kwarto. May kinuha doon na maliit na kahon. Nang akmang dadasalan na sana niya ito, may naririnig siya na busis ng kanyang alaga sa labas. Kaya dali-daling lumabas si Mang Dadoy. Nakita niya na okay naman ang kanyang dalawang alaga. Laking pasasalamat niya na walang nangyari sa mga ito. Kinausap niya kaagad ang dalawa. Dahil nga sa mga kaalaman ni Mang Dadoy, kaya na niyang makipag-usap sa mga ito. Nagkwento na ang dalawang alaga niya. Nang matuntun nito ang bahay ng binata, ay hindi muna daw sila nakalapit gawa ng marami daw itong mga nakabantay na iba't ibang klaseng engkanto at nilalang. Mga ilang oras din sila na naghanap ng paraan para mas makalapit doon sa bahay na hindi maramdaman ng kalaban. Nang medyo makalapit ang dalawa, nakita daw nila yung binata. Dalawang matanda, isang dalaga at bata na sa tantiya ng dalawa ay nasa edad 8 hanggang 10 taong gulang. Matagal-tagal din na minamanmanan ng dalawa ang loob ng bahay. Pero hindi nila napansin ang tatlong nilalang na papalapit na sa kanila. Buti lang nang medyo makalapit ang mga ito, napansin ito ni Tiktik at mabilis na lumipad sila papalayo. Pero hindi ganun kadali yun. Mabilis na hinabol sila ng tatlong nilalang at ang bibilis ng mga ito. Ayon sa kwento ng dalawa, yung hitsura ng tatlo ay yung parang mga paniking tao na ang lalaki ng mga pakpak. Walang buhok at nakalabas ang mga pangil. Magkahalong itim at brown ang kulay ng mga balat
at kasing laki lang ito ng ordinaryong tao. Grabe ang bilis ng lipad ng tatlong humahabol sa kanila. Kaya bumaba na sila ng lipad at sumuong na sa kakahuyan. Muntik nang abutan yung dalawa. Buti nakakita sila ng talon at sumuot doon at nagtago sa mga baging. Paglinga ni Bangkil, may nakita siyang butas. Maliit na lagusan kaya mabilis na pumasok sila doon hanggang palaki ng palaki ang loob. Parang yungib ito. Ang ginawa ng dalawa, naghanap sila ng ibang labasan para tuluyan na makatakas. Kaya pala, natagalan sila sa pag-uwi. At ayun pa sa dalawa, yung dalawang matanda na nakita nila doon sa bahay ay may naramdaman silang kakaibang lakas. Tumatango-tango lang si Mang Dadoy. Pinapahinga na niya yung dalawang alaga niya. Naaawa siya sa mga ito. Buti na lang ay nakatakas ang mga ito sa kalaban. Walang sinayang na sandali si Mang Dadoy. Pumunta agad siya doon sa gilid ng taniman niya. May malaking punso doon na nakakapit na sa puno ng baliti. Kasing taas na ito ng tao. Ilang sandali na pagtatawag. Kaibigang Orak! Kaibigang Orak! Naririnig mo ba ako? Nang may biglang isang maliit na tao na nakasuot ng kulay pula at matataas ang mga tainga na nagsalita habang nakaupo sa sanga ng baliti. Hoy, kaibigan, ikaw pala. Anong atin, kaibigan? Nagsimula nang magsalita si Mang Dadoy. Humingi siya ng tulong dahil hindi niya kakayanin yung lakas ng kalaban. Itong kaibigan niya na Duwindi ay minsan na nailigtas niya nang makaaway nito yung diwata sa batis. Dahil sa may alam itong si Mang Dadoy sa kakayanan ng kadiliman, nagawa niyang mailigtas ang buhay ng Duwindi. Kaya walang pagdadalawang isip na umuo ito sa kanyang hiling. Sabi nito, magpapaalam muna sila sa kanilang karian at isasama niya ang kapatid niya na si Bugon. May ibinigay ang Duwindi na parang maliit na kawayan. Ihipan lang daw yon ni Mang Dadoy ay agad-agad na magpapakita ang mga ito. At bago makauwi si Mang Dadoy sa kanyang kubo, ay dumaan din muna ito doon sa malaking bato na nasa gilid ng sapa. At syempre, kinausap na naman niya doon yung isang matalik na kaibigan. Isang nilalang na nakatira doon sa malaking bato. Anyong tao ito? Maitim ang buong katawan. Medyo nalalagas na yung puting buhok. Medyo payatin at nakagapang pag naglalakad. Yung parang kasing anyo doon sa Lord of the Ring. Naalala nyo yun? At sumama na ito sa pag-uwi doon sa kanyang kubo. Matagal na niyang naging kaibigan ang mga ito. At dahil na rin siguro, malaki ang respeto nila kay Mang Dadoy. Magkapitbahay pa naman, di ba? Tiningnan din ni Mang Dadoy yung dalawang alaga niya. Mahimbing itong natutulog. Napangiti na lang si Mang Dadoy at maya-maya ay kumain na ito. Habang si Baltic, yung maliit na kasama niya galing doon sa malaking bato, ay parang naglalaro doon sa taniman niya. Pagkatapos kumain, pumasok si Mang Dadoy doon sa maliit na kwarto. Lumuhod at nagsimula na magdasal at magkarga ng mga salitang buhay.
Buong araw na gagawin niya yon, ang pagdarasal at pagpapakain ng mga dasal doon sa kanyang mga anting-anting, at pagkarga ng mga buhay na salita at pananggalang sa kanyang katawan. Dahil mamaya ay isang mahabang gabi para sa kanila. Pupuntahan nila yung lugar ng nakalabang binata ni Mang Dadoy. Unang-una, para makaganti siya doon sa binata. Pero ang pinakarason niya ay may hinala siya tungkol doon sa dalawang matanda na naikwinto ng dalawa niyang alaga. Base kasi sa kwinto ni Tiktik at Bangkil, ay tugmang-tugma ito sa dalawang barangan noon na nakalaban niya at naging dahilan ng pagkamatay sa kanyang anak at pamangkin. Hinding-hindi niya makakalimutan ang dalawang ito. Ito na yata ang tamang pagkakataon na magtotoo silang muli. At alam din ni Mang Dadoy na hindi lang yung dalawang matanda ang malakas na maaring makakalaban nila, dahil naroon pa yung binata na sa tingin niya ay may mataas din na kaalaman. Kaya humingi na siya ng tulong sa mga kaibigan niya. Ito nga ay sina Urak at Bugon, magkapatid na Duwinding Pula, at si Baltic, yung nilalang na nakatira sa bato, at kasama siyempre ang dalawa niyang alaga. Medyo nakampante ng kunti si Mang Dadoy. Mayroon na din siyang kasama na malalakas din. Natahimik ang kubo. Taimtim na nag-uusal si Mang Dadoy. Buong araw na nagdasal siya at hindi kumakain. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, natapos na ang ritual at pagdarasal ni Mang Dadoy. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, inihanda na niya lahat na dalahin. Lahat ng medalyon ay isinuot na niya. At ang kanyang 4 na agimat ay dala-dala na rin niya. Ang agimat ng saging, agimat ng limatok, agimat ng kalabaw, at ang pinakamalakas na agimat na taglay niya, ang agimat ng kampana. Dala na rin niya yung dalawang pinakamalakas na sandata niya, yung pamalo na kawayan na yung dulo ay gawa sa buntot pagi at ang hawakan ay gawa sa tansok, at yung punyal ni Ezekiel. Mayroon siyang maliit na bag na ang laman ay iba't ibang klase ng buti ng langis at ilang dahon na panggamot kung sakaling kailangan. Mag-alas-siti na nang tawagin na niya yung dalawang duwindi. Inihipan niya yung maliit na kawayan. Ilang sandali lang ay nagpakita agad yung dalawang duwindi na galing sa mga lahi ng duwinding pula. Sabi nung Urak, "Handa na kami, kaibigan." Sagot naman ni Mang Dadoy, "Maraming salamat, kaibigang Urak at Bugon." Suminyas siya sa dalawang alaga niya at nagwika, "Baltic, Urak at Bugon, tara na. Medyo malayo pa ang pupuntahan natin. Kailangang maaga ay nandoon na tayo para makamanman muna tayo." Yung lugar kasi ng binata ay pang-apat na lungsod galing sa kanila, at nakatira ito sa gilid ng bundok. Ilang sandali lang ay umalis na sila. Nagsimula na silang tumakbo. Pabilis ng pabilis, parang hindi na nga sumasayad sa lupa ang kanilang mga paa. Habang yung dalawang alaga naman ni Mang Dadoy ay nakalipad kasabay nila. Dumaan sila sa mga bundok at kakahuyan. Mga isang oras din ang kanilang paglalakbay, hanggang sapitin nila ang lugar ng binata.
pero hindi pa sila lumalapit. Mahirap na. Nagmasid-masid muna sa paligid si Mang Dadoy. Pinakiramdaman ang paligid. Sabi niya doon sa dalawang duwindi na si Urak at Bugon, kayo na ang bahala doon sa likod. Kami naman dito sa harapan. At mabilis na umalis yung dalawa. Nakikiramdam muna si Mang Dadoy. Inilabas niya yung maliit na librito. Nag-uusal muna siya ng mga buhay na salita. Kailangan niya na maramdaman lahat na nilalang na nakabantay doon sa bahay. At pagkatapos ay nakita na niya lahat na nasa labas at loob ng bahay. Yung nasa labas, may mga ilang sigbin sa puno at bubungan. May nakita din siya na nakaupo sa gilid ng punong mangga. At hindi yung tao. Sinisipat-sipat niya ito ng mabuti. Sa tingin niya, medyo may katangkaran ito sa normal na tao. Medyo malaki ang katawan na kulay itim. Mahahaba ang mga buhok na kulay puti. Nasambit ni Mang Dadoy. Yawa! Mga aniningaw ito. Isang lahi ng engkanto na nakatira sa mga kagubatan. At may nakita pa siya na isa malapit sa hagdan. Alam ni Mang Dadoy na medyo malakas ang lahi nito. Doon naman sa puno ng mangga ay nakita niya yung limang nilalang na nakabitin habang natutulog. Yun yung nakasagupa ni Nabangkil at Tiktik. Habang sa loob naman ng bahay, naramdaman niya ang presensya ng dalawang matanda, yung dalaga at yung bata. Pero yung binata, wala. Naisip ni Mang Dadoy baka umalis ito. Marahan na lumapit si Mang Dadoy kasama si Baltik, habang ang dalawa niyang alaga ay pinagmamanman niya yung dalawang sigbin na nasa puno ng mansanitas. Dahan-dahan na lumapit sila. Nagkukubli sila sa mga damo at matataas na talahiban. Sa plano ni Mang Dadoy ay kailangan niya na malapitan yung bahay para mas makita at maramdaman niya yung dalawang matanda. Pero hindi pa man nakalapit si Mang Dadoy doon sa bahay, ay kumpirmado. Ito nga ang dalawang matanda na nakaaway niya dati na pumatay sa anak niya at pamangkin. Nanariwa ang lahat kay Mang Dadoy. Dumaloy ang galit sa kanyang puso. Ito na ang tamang pagkakataon. Pero kailangan na maging mainahon. Delikado pag naramdaman ito ang presensya nila. Kailangan kasi muna na mabawasan yung mga nilalang na nakabantay sa bahay. Para pag nakalata na yung dalawang matanda, ayun na lang ang problema nila. Isa-isang pinatay ni Mang Dadoy at Baltik ang mga sigbin sa paligid. Ganon din ang ginawa ng dalawang duwindi. Pero biglang may matinis na busis ang umaalingaw-ngaw. Galing yon sa dalawang sigbin sa mansanitas. Napansin pala nito ang papalapit na sina Tiktik at Baltik. Akmang susuguri na sana ito ni Mang Dadoy. Pero may biglang nakita sila na anino sa kanilang likuran. Yung isang aniningaw. Mabilis na nagkarga ng dasal si Mang Dadoy sa kanyang kamao. At ubod lakas na sinuntok yung aniningaw. Tumilapon yon sa sobrang lakas. Napansin nga ni Mang Dadoy na parang nabasag yung panga nito. Wala na. Nagising na yung limang parang mga paniki doon sa manggahan. At papasugod na rin sana ito sa direksyon nila Mang Dadoy. Napansin din niya
na parang nakatitig sa direksyon nila yung dalawang matanda na nasa loob ng bahay. Matalim ang mga tingin nito. Nang may biglang sumapak kay Mang Dadoy, buti na lang na ilagan niya ito. Si Baltic ay dali-daling sinugod yung tumilapo na niningaw. Bumango na kasi ito. Habang sina Tiktik at Bangkil ay nakipaglaban na rin doon sa dalawang sigbin. Yung limang paniking tao ay tumigil sa pag-atake. Nakita ni Mang Dadoy na nakatingin ang mga ito doon sa lalaking matanda na nakadungaw na sa bintana. Itinuro nito ang direksyon ng dalawang duwindi. At mabilis na bumulusok ang mga ito papunta kina Urak at Bugon. Napabalik ang tingin ni Mang Dadoy doon sa isang aniningaw. Pasugod na ito sa kanya. Mabilis na nag-uusal si Mang Dadoy at muling ikinarga sa kanyang kamao. Nang sumuntok yung aniningaw, ay pasalubong na sinuntok din niya ito. Natamaan si Mang Dadoy sa panga at tinamaan din yung aniningaw sa tiyan. Kapwa silang tumilapon, pero mas napinsala yung kalaban niya. Hindi niya masyado naramdaman yung suntok ng kalaban. Tumilapon lang siya dala ng impact ng kanyang suntok. Napaluhod yung aniningaw habang humihiyaw ito sa sakit. Habang si Baltic ay patalon-talon na umaatake doon sa isa pang aniningaw. Mahina na ito at kita ni Mang Dadoy na pinaglalaroan na lang ito ni Baltic. Habang ang dalawa niyang alaga ay nagpapatuloy sa pakipaglaban sa kapwa nito sigbin. Ganon din sina Urak at Bugon. Kahit dalawa lang sila at lima yung kalaban, ay nangibabaw pa rin ang lakas ng mga ito kontra doon sa lima. Tika, apat na lang pala. Nakahandusay na yung isa. Yung dalawang matanda ay nakadungaw lang sa bintana, nakatingin sa kanila. Alam niyang may binabalak ang mga ito. Kailangan na mapatay na nila ang mga kalaban sa labas. Nang nilapitan ni Mang Dadoy yung nakaluhod na aniningaw, akmang sasapakin na sana niya ito, ay mabilis na hinawakan ang kanyang pa at hinila pa itaas. Natumba si Mang Dadoy. Nabigla siya sa ginawa ng aniningaw at kinubawa na si Mang Dadoy. Yawa! Sabi ni Mang Dadoy na pilit na inaabot ang punyal sa kanyang tagiliran. Malakas yung nilalang na nakakubabaw sa kanya. Nagsambit agad ng mga salitang Latin si Mang Dadoy. Dahil doon, medyo nang hina yung aniningaw. Nakuha na niya yung punyal at ubod lakas na itinarak sa liig nito. Nangingisay ito at namatay. Habang si Baltic ay nakakubabaw pa rin doon sa isang aniningaw, kahit parang patay na ito, walang tigil pa rin si Baltic sa pagkalmot, suntok at sipaan nito. Unti-unting natatalo na rin ni Natiktik at Bangkil yung dalawang sigbin. Yung dalawang duwindi naman ay tatlo na lang ang natira doon sa limang kalaban. Nagkatitigan sina Mang Dadoy at yung dalawang matanda. Parang bumabalik yung sandali na naglalaban sila noon. Diba natalo siya ng mga ito? Pero iba na ngayon. Mas malakas na si Mang Dadoy. Nakita ni Mang Dadoy na parang may ibinulong-bulong yung babae na matanda. Bumuka-buka ang bibig nito. At nakita din ni Mang Dadoy na dalawa na lang ang natira sa kalaban nila Urak at Bugon. At pinagtutulungan na rin nila ito ni Tiktik at Bangkil. Napatay na din pala nila yung dalawang sigbin. Inilabas ni Mang Dadoy ang kanyang agimat ng saging. Dinasalan niya ito habang yung isang matanda ay patuloy lang sa pagbuka ng bibig.
parang nahihilo si Mang Dadoy. Kaya binilisan na niya yung pagdasal ng mga buhay na salita. Nang may biglang umigik sa kanyang likod, napalingon si Mang Dadoy. Nakita niya na tumilapon si Baltic. At may anino siyang nakita na naglalakad papatungo kay Baltic. Yung binata. Tinamaan si Baltic ng isang suntok kaya tumilapon. Habang naglalakad ito papunta kay Baltic, pasulyap-sulyap ito kay Mang Dadoy. At mang tutulungan na sana ni Mang Dadoy si Baltic, pero napasulyap siya doon sa bahay. Tika, yung matandang babae na lang ang natira. Nasaan na yung isa? Wala na doon yung lalaki. Napatingin siya sa paligid at may napapansin siya na parang anino na napakabilis ang takbo papunta sa kanya. Pero pag dumaan ito sa mga puno ay nawawala. Kaya sabi agad ni Mang Dadoy, agimat ng tagulilong. Kaya tinapos na niya yung dasal para sa kanyang agimat. At kinuha pa yung isang agimat, ang agimat ng kalabaw. Nang makalapit yung anino, tumalon si Mang Dadoy. Muntik na siyang tamaan noong nilalang. At huminto ito. Yung lalaking matanda pala, may hawak-hawak na balaraw. Pansin agad ni Mang Dadoy, balaraw ng demonyo. Dalawang agimat ang karga ngayon ni Mang Dadoy. Yung agimat ng saging ay nakapagbigay sa kanya ng kakaibang liksi at bilis. Yung agimat naman ng karabaw ay dagdag lakas at stamina. Sulyap ni Mang Dadoy doon sa matandang babae na nasa bintana. Nakatingin lang ito sa kanila habang parang nag-uusal. Lumingon si Mang Dadoy doon sa mga kasama niya. Napatay na din pala nilang urak at bugon at ng dalawa niyang alaga yung mga taong paniki. Patakbo na nga ang mga ito para tulungan si Baltic na pilit nakipaglaban doon sa binata. Medyo nakampante si Mang Dadoy. Haharapin niya na walang ibang iisipin ang dalawang matandang ito. Singbilis ng kidlat yung galaw ng lalaking matanda. Napapasalakay na sa kanya. Pero medyo kita na niya yung galaw ng matanda gawa ng kanyang agimat ng saging. Nailagan niya kaagad ang unang hataw, pangalawa at pangatlo. Pero napapaatras si Mang Dadoy. Nang makakita siya ng pagkakataon ay nasipa niya ito sa tagiliran. Umigit ito at napatras. Pero biglang sumalakay na naman uli. Dahil sa agimat ng saging ay nasasabayan ni Mang Dadoy yung bilis ng matanda. Pero nang napunta sila sa ilalim ng puno, biglang nawala yung lalaki. Napalingon-lingon siya pero wala. Nang tamaan siya sa panga ng napakalakas na suntok at isa pang hataw ng balaraw, buti na lang, kahit nawalan ng balanse, nagawa pa rin ni Mang Dadoy na umikot kaya sa paa lang siya sugatan. Tumilapon si Mang Dadoy. Parang nahihilo siya doon sa suntok. Tiningnan niya yung sugat niya. Medyo malalim na ito. Nagpalingon-lingon siya. Talagang di niya makita yung matanda. Yun kasi ang kapangyarihan ng agimat ng tagulilong. Pag nasisilungan ito ng kahit na anong anino, ay hindi ito makikita ang taong nagmamay-ari nito. Eh, nasa ilalim sila ng puno, di ba? Umatras si Mang Dadoy para makaalis doon sa may puno. Nang may nagsalita, Dadoy, nagkikita din tayong muli.
di kita napatay noon. Pero nabigyan ako ngayon ng pangalawang pagkakataon para tuluyan na kitang tapusin. Sumagot si Mang Dadoy. Ako ang nabigyan ng pangalawang pagkakataon, Lucio, para maipaghiganti ko ang pagkamatay ng aking anak. Kinuha na ni Mang Dadoy ang kanyang isang armas, yung pamalo. Napalingon siya doon sa naglalaban sa kabilang banda. Kita niya na pinagtutulungan ito nila Urak, Pugon, Baltic at dalawa niyang alaga, yung binata. Pero tika, bakit may isang nilalang pa? Ang haba ng mga buhok nito na aabot na yata sa lupa. At parang sa pari yung suot na kulay brown. At base sa galaw ng nilalang ay kakampi ito ng binata. Biglang napatingin si Mang Dadoy sa itaas nang may bumulusok na nilalang papunta sa kanya. Ang bilis nito. Kahit nakailag si Mang Dadoy ay nahawakan pa rin ito yung kanang kamay. Napatitig siya doon sa nilalang. Ang laki ng bibig na puno ng matatalas ng ngipin habang naglalaway at mapupulang mata. Pilit siyang inaabot nito para kagatin. Napasulyap siya doon sa bahay. Wala na yung mata ng babae. Sa isip niya, ah, ito na yung matandang babae. Sabi niya sa sarili. Bumilo si Mang Dadoy. Sinapak niya ito gamit ang kaliwang kamay. Pero agad na nakaatras ito. Tumalon ng dalawang bisis paatras si Mang Dadoy. Kasi nakita na niya yung matandang lalaki na tumatakbo papunta sa kanya. Kinarga kaagad ni Mang Dadoy yung limang buhay na salita at iniusal ito habang nakatayo lang. Nang sumuntok at humataw yung matandang lalaki ay para lang humataw at sumuntok ito sa kawalan. Napatigil ang matandang lalaki at nagwika. Ah, kaalaman ng limang buhay na salita ng Diablo? Magaling! Habang patuloy na nag-uusal si Mang Dadoy, kita niya na nag-uusal din yung dalawang matanda. Labanan sila ng karunungan ng mga buhay na salita. Nang pumihit ang matandang lalaki at biglang hinataw siya nito ng balaraw, ay nakaramdam ng panganib si Mang Dadoy kaya umiwas siya. Pero natamaan pa rin siya sa balikat ng balaraw. At isang suntok pa na tumama sa kanyang batok. Napasubsob sa lupa si Mang Dadoy. Nahihilo na naman siya. Sabi niya, malakas talaga ang dalawang ito. Sumasalakay na yung matandang babae papunta sa kanya at yung matandang lalaki. Kaya ubod bilis na tumayo at tumakbo si Mang Dadoy habang usal ng pitong dasal ng langit para mawala siya sa tingin ng dalawang matanda. Dahil sa kanyang agimat ng saging ay para na lang na lumulutang siya sa lupa sa sobrang bilis. Kailangan niyang magtago muna. Doon siya pumunta sa may mga puno doon sa pangpang at nagtago siya kaagad sa batuhan. Nakita niyang sumusunod sa kanya ang dalawang matanda. Habang nakatago, inilabas ni Mang Dadoy yung agimat ng limatok. Kinuha yung buti ng langis at nagkarga ng mga dasal sa agimat at nilagyan ng langis yung sugat sa hita at balikat niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala na yung kirot sa sugat niya. At ilang minuto lang ang lumipas, tuluyan nang nawala ang mga sugat niya sa kanyang hita at balikat. Yun ang kapangyarihan ng agimat ng limatok. Kinuha na niya yung panyong pula at itinali sa paa. Pananggalang yun sa ibang mga buhay na salita na galing doon sa dalawang matanda.
lumabas si Mang Dadoy sa batuhan at ubod ng bilis na tumatakbo. Nawala na yung bisa ng kanyang pitong dasal ng langit. Kaya nakita siya ng dalawang matanda at agad siyang hinabol at sinundan. Sinadya ni Mang Dadoy na doon dumaan sa naglalaban ng mga kakampi niya at doon sa binata at kakampi nito. Nakita niya na nakahiga na sa lupa yung dalawang alaga niya at si Bugon ay napasandal na sa puno. Parang sobra itong nasasaktan. Si Baltic na lang at Urat ang medyo maayos pa ang purma. May itinapon si Mang Dadoy ng mga dahong gamot doon kay Bugon at mabilis na tumakbo doon sa medyo malawak na parte ng lupa. Walang puno, mga maliliit na bato at damo lang ang nandoon. Dito ay hindi uubra ang agimat ng tagulilong ng matandang lalaki. At makikita niya agad ang bawat salakay ng mga kalaban. Tumigil si Mang Dadoy at agad nagkarga ng mga buhay na salita doon sa kanyang agimat ng kampana. Ito ang pinakamalakas na taglay niya. Pagkatapos, may hinugot siya na tila at itinali sa kanyang kanang kamay. At inihipan niya yung pamalo. Handa na siya. Sumasalakay na yung dalawang matanda. Mabilis na tumatakbo yung isa. At nakalipad naman ang matandang babae. Inihanda na ni Mang Dadoy ang sarili. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang pamalo. Naikarga na ni Mang Dadoy yung lahat na dasal. At mabilis na tumakbo si Mang Dadoy papasalubong doon sa matandang lalaki. Habang nag-uusal ng apat na buhay na salita ni Abraham, tumigil yung matandang lalaki kasi kita niya na naging dalawa si Mang Dadoy habang tumatakbo ito papunta sa kanya. Pati yung babae na nakalipad ay kita din niya na naging dalawa si Mang Dadoy. Nag-usal kaagad yung matandang lalaki, pero huli na. Tumalo na si Mang Dadoy papunta sa matandang lalaki at buong lakas na sinuntok ito. Sinubukang sanggain yung suntok ng matanda, pero nawala si Mang Dadoy. Yung kamukha pala yun ni Mang Dadoy, isang imahinasyon na gawa ng taglay na kaalaman niya sa mga buhay na salita at karunungan sa kadiliman. Isang napakalakas na sipa ang pinakawala ni Mang Dadoy at tumama yon sa panga ng matanda. Napagulong-gulong ito sa lupa sa lakas ng sipa. Partida, ordinaryong sipa lang yon. Nasa kamay niya ikinarga ang dasal para sa agimat ng kampana. Nasulyapan ni Mang Dadoy yung babaeng matanda na papasugod na. Nawala na yung bisa ng apat ng dasal na buhay ng salita ni Abraham, kaya walang pag-alinlangan yung atake ng matandang babae. Nang malapit na ito at dinakma si Mang Dadoy, biglang gumulong si Mang Dadoy, pero nabitiwan ni Mang Dadoy yung pamalo niya. Kaya ang ginawa niya, mabilis na hinawakan ang isang paa ng matandang babae. Hinila niya ito at sinuntok ng ubod lakas yung likod. Sa lakas ng pagkasuntok, rinig ni Mang Dadoy na parang nababali ang mga buto nito. Bagsak ito sa lupa, hindi na gumagalaw. Napasigaw yung matandang lalaki sa nakikita niya. Tumayo ito at kita ni Mang Dadoy na nag-uusal na naman ito ng mga buhay na salita. Bumuka-buka ang bibig at galit na nakatingin sa kanya. Ilang sandali ay itinuro si Mang Dadoy. Biglang naramdaman ni Mang Dadoy na nanghina siya.
Wala na. Tumakbo na yung lalaki papunta sa kanya. Gustong gumalaw ni Mang Dadoy pero wala. Alam niya na may inuusal ito na pangpahina. At hindi ito kayang labanan ng kanyang mga pananggalang. Nag-iisip si Mang Dadoy kung anong klaseng pangontra na buhay na salita ang gagamitin. Malapit na ang matanda. Hawak pa naman ang balaraw nito. Kaya naisip ni Mang Dadoy na yung pangontra na lang sa balaraw ang gagamitin niya. Iniusal na niya ito. Kailangan makagalaw siya. Hindi pwedeng matamaan siya ng balaraw sa delikadong parte ng kanyang katawan. Kahit na makapag-usal siya ng mga pangontra, masasaktan pa rin siya at pwedeng ikamatay pag tumama ito sa puso niya. Nang akmang saksakin na siya ng matandang lalaki, pilit niya na iginalaw ang katawan kaya tumama ito sa puno ng kanyang balikat. Hinugot ito ng lalaki, sumirit yung dugo. Sabi nito, "Mamatay ka na ngayon, Dadoy." Nag-iingat din kasi si Mang Dadoy sa paggamit ng mga buhay na salita dahil iisang bisis lang na pwede niya itong gamitin sa laban. Sinubukan niya yung bagong kaalaman. Kailangan na niyang sumugal. Iniusal na niya yung buhay na salita ni Lucifer. Alam ni Mang Dadoy na pag ginamit niya ito ay mababawasan siya ng 3 taon sa kanyang buhay. Pero wala na. Wala nang ibang paraan. Mabilis at buong lakas na sinaksak na naman siya ng matandang lalaki. Pero biglang umigpaw sa iri si Mang Dadoy at mabilis na hinawakan ang matandang lalaki. Niyakap ito ni Mang Dadoy sa likod habang hinahawakan ang dalawang kamay at ibinaon sa tainga yung 3 salita ng kamatayan. Pagkatapos na masambit ito ni Mang Dadoy, maniwala kayo o hindi, bumagsak ito sa lupa na nakadilat yung mata. Lagyan na sana ito ni Mang Dadoy ng panapos na dasal para tuluyan na itong mamatay. Nang may biglang umatake sa likod niya, yung matandang babae, nakatayo na pala. Kinalmot siya sa likod at akmang kakagatin habang sigaw ng sigaw na parang nababaliw sa nakita niya doon sa asawa niya. Tinamaan sa likod si Mang Dadoy nung kalmot pero nailagan niya ang kagat nito. Kinargahan niya kaagad ng dasal yung agimat ng kampana. Inilagay niya sa kanang kamay. Nang muling umatake yung babaeng matanda, nagdasal muna si Mang Dadoy ng 7 buhay na salita. Saktong nakalapit na yung matandang babae ay bigla itong nanghina at napaluhod. Nang magdasal na sana ito ng mga panguntrang buhay na salita, mabilis si Mang Dadoy, sinapak niya ito sa mukha. Kita ni Mang Dadoy na parang matatanggal na yata sa liig yung ulo sa lakas ng tama nito. Bumulagta ito sa lupa. Mabilis na kinuha ni Mang Dadoy yung punyal ni Ezekiel. Mabilis na dinasalan at buong lakas na itinarak si dibdib. Sa puso ng matanda niya ito pinatama. Nangingisay ito at tuluyan nang namatay. Napaluhod si Mang Dadoy at napalingon siya doon sa bahay. Nakita niya na nakatayo yung dalaga at yung bata sa bintana habang nakatingin sa kanila na umiiyak. Nakaramdam ng awa si Mang Dadoy sa dalawa. Pero pamilya ito ng aswang, di ba? Hindi malayong mga aswang din ito. Pero naisip ni Mang Dadoy na pabayaan na lang ang dalawa. Nakaramdam ng kilot si Mang Dadoy sa kanyang mga sugat. Kaya kinuha na niya ang agimat ng limatok.
ginawa niya kaagad yung ritual. Pagkaraan lang ng ilang minuto ay nawala na naman ang mga sugat ni Mang Daloy. At mabilis na tumakbo papunta kina Orak at Bugon. Pagdating niya doon, kita niya na naglalaban pa rin yung apat. Si Orak kontra nung binata at Baltic naman kontra nung kasama nito na mahaba ang mga buhok. Nilapitan niya si Bugon. Sabi niya, "Kumusta kaibigang Bugon?" Kahit na nakapaggamot na si Bugon, nanghihina pa rin ito. Pilit na sumasagot sa kanya, "Malakas sila kaibigan. Yung binata ay parang walang kapaguran." Yung kasama niya ay nanghihina na. Sagot ni Mang Daloy, "Sige kaibigan, magpahinga ka na lang muna dito." Dali-daling nilapitan ni Mang Daloy yung dalawang alaga niya. Naaawa siya sa hitsura ng dalawa. Kahit na sobrang nasasaktan ang mga ito, ay pilit na gumagalaw at pinasasayaw ang mga buntot. Yung parang sa aso na pagkakita sa amo ay nagtatahol habang pinapagalaw yung buntot. Tumulo ang luha ni Mang Daloy. Dali-daling ginamot niya ang mga ito. Habang ginagawa niya ito, napasulyap siya doon sa binata at nagwika na, "Malapit na ang katapusan mo, binata." Habang nangangalit ang mga ngipin ito sa galit, naalala niya na hindi pa pala napatay ng tuluyan yung matandang lalaki, kaya pagkatapos na ginamot ang kanyang dalawang alaga ay agad na nagdasal si Mang Daloy. Ibinaonan niya sa dalawa ang panapos na dasal. Tuluyan nang kukunin ang kaluluwa ng dalawa ng espiritu ng kamatayan. Pagkatapos, tumayo na si Mang Daloy. Dahan-dahan na naglalakad papunta doon sa naglalaban. Tumigil yung apat nang makita siya. Nang makalapit si Mang Daloy, nagwika ito, "Ako na ang bahala sa kanya, Orak. Kayo ni Baltic doon sa isa." Nakita ni Mang Daloy na matalim at galit na galit ang tingin ng binata sa kanya at nagwika ito, "Magbabayad ka sa pagpatay ng tiyo at tiya ko, Ermitanyo." Sumagot si Mang Daloy, "Patas na kami. Ngayon, tatapusin ko na ang kasamaan nyo at nang wala na kayong mabibiktima pa." Kita ni Mang Daloy na nagdasal kaagad yung binata habang nakatitig ito sa kanya. At may napansin si Mang Daloy na parang may anino na katabi yung binata. Maliit lang ito ng kunti sa kanya. Nang biglang sumalakay yung binata, ay sumabay naman yung anino. Kaya ikinarga niya agad ang dasal sa kanyang agimat ng kampana. Sinuntok niya yung lupa na biyak yun at nakalikha ng maraming alikabok. At nagdasal si Mang Daloy ng limang salitang linlang. Nang makalapit ang binata at sinuntok siya, umiwas si Mang Daloy at yung anino ang pinuntirya. May kinuha na maliit na supot sa kanyang bulsa at inihipan yun. At mabilis na itinapal sa mukha ng anino. At bigla itong nakulong doon sa supot na itim ni Mang Daloy. At tumalon si Mang Daloy palayo. Pagkatapos, humarap sa binata. Nakangisi si Mang Daloy. Sabi niya, "Nahuli ko rin ang alas mo. Ang aninong ito ang nagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas." Inilagay yun ni Mang Daloy sa kanyang tagiliran.
pero walang sagot yung binata. Bagkus ay sumalakay na namin ito agad. Kaya ikinarga ulit ni Mang Daloy ang dasal sa kanyang kamay para sa agimat ng kampana. Pero parang may matinis na sigaw ang narinig niya sa kaliwang tainga. Napakalakas noon at sumuot yon sa utak ni Mang Daloy. Napaluhod siya at nanghihina. Nahihilo si Mang Daloy at naramdaman na lang niya yung kamao na tumama sa kanyang mukha. Tumilapon sa malayo si Mang Daloy. Dumilim ang kanyang paningin at may napansin siya na tumagas na dugo sa kanyang ilong at bibig. Sa isip niya, anong klaseng kapangyarihan ng buhay na salita ang ginagamit ng binata? Kaya sabi ni Mang Daloy sa kanyang isip, gagamitin na niya ang katapusang alas. Sa 10 taon niya sa gubat, may natatanging paraan at kaalaman na pinag-aralan si Mang Daloy. Susubukan niya itong gamitin ngayon. Medyo delikado ito dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay din niya. Ito ay ang kasunduan sa kamatayan. Nakita niya na papalapit na yung binata. Sabi nito, tatapusin na kita ngayon, ermitanyo. Kaya bumangon si Mang Daloy at nagdasal ng 7 buhay na salita, yung kasunduan ni kamatayan. Pag ginamit niya kasi ito, maaaring buhay niya ang kaplit at kunin ang kanyang kaluluwa. Pero malakas nga ang binatang ito. Yun lang ang paraan. Tinawag na niya ang kamatayan. Usal ng usal si Mang Daloy habang papasugod yung binata. Pero hindi pa ito nakalapit, may isang anino ang lumabas galing sa likod ni Mang Daloy. Nakatalukbong ito at may hawak na karit. Yun ang anyo ng kamatayan. At napakabilis na sinalubong yung binata at tinagbas ito sa liig. Napatigalgal yung binata, unti-unting napaluhod. May marka ang liig, pero hindi sugat yon, kundi latay lang. Dumiritso ng kunti yung anino ng kamatayan at lumingon kay Mang Daloy. Ngumiti, para bang sabi nito na akin na ang kaluluwa mo. Pero walang pakialam na si Mang Daloy. Nang mawala na yung anino ng kamatayan, dahan-dahan na lumapit si Mang Daloy doon sa binata. Pero habang lumalapit si Mang Daloy, ay nag-iiba ang itsura ng binata. Sa maniwala kayo o hindi, unti-unting nagiging matanda ito. Habang nakalahod ito at nakadilat ang mga mata, unti-unting nagbago ang itsura nito hanggang naging matandang hukluban. Gulat na gulat si Mang Daloy. Hindi siya makapaniwala. Isa pala itong matanda na ginamit ang kaalaman sa kadiliman para magtago sa katawan ng isang binata. Bumuka-buka ito at parang may sinasabi, kaya nilapitan ito ni Mang Daloy at narinig niya na parang nagtatanong ito sa kanya kung anong pangalan niya. Kaswal na sumagot si Mang Daloy. Sabi niya, Mang Daloy ang pangalan ko. Ikaw, sino ka? Anong pangalan mo? Bago natumba at namatay yung kalaban ni Mang Daloy, ay pilit na sinasabi nito ang salitang, ang tawag nila sa akin ay ermitanyo.
tuluyan na itong namatay. Nakita niyang papalapit na sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Napatay na din pala nila Baltic at Urat, yung kasamahan ng binatang ito. Nakita niya na paika-ika ang lakad ng dalawa niyang alaga at si Bugon ay inaalayan ni Urak habang naglalakad papalapit kay Mang Dadoy. Nang makalapit na sila, tanong agad ni Mang Dadoy, "Ano Urak, Baltic? Okay lang ba kayo?" Sagot ni Urak, "May mga sumasakit sa katawan ko, pero okay lang ako, kaibigan." Sagot naman ni Baltic, "Medyo napilayan ang kaliwang paa at kanang braso ko." Lumingon sila sa bahay. Wala na ang dalaga at yung bata. Kaya nagpasya na si Mang Dadoy na uuwi na. Mag-uumaga na kasi. Kaya nagsimula na silang naglakbay pauwi sa gubat na tinitirahan ni Mang Dadoy. Habang naglalakad sila pauwi, naisip ni Mang Dadoy na dalawin ang kanyang mga kamag-anak sa lugar niya. Naipaghiganti na niya ang kamatayan ng kanyang anak at pamangkin. Pero bago niya gawin ito, isang buwan muna nakatakot na dasal ang gagawin ni Mang Dadoy para mabawasan yung kasunduan niya doon sa kamatayan. Okay lang na bawasan ang kanyang taon dito sa mundo, wag lang kukunin ang kanyang kaluluwa.